May dumating! Ay! Hi! Hi! Para kayong galing ano ah? Ang lamig ba sa abroad? Malamig ba doon sa abroad? Nag-i-snow doon? Ha? Nag-i-snow doon? Kiss naman sa akin! Hello! Hello! Ayaw palabasin si Mami Juby. O sa asan si Bidya? Asan si Bidya? Sino kasama nyo? Mami! Iniwan nyo si Bidya? Hala naman! Nagbantay ng tindahan? Kawawa naman. Ginawang tinderang Bidya. Yung pa naman ang inaabangan ko eh. Ah, nagbantay ng mga baboy. Para sa litsunan? Kawawa naman yun. May litsong kandala? Ha? Dapat may litsong nadala. Dami. Tatay yung pali. Lulumpo-lumpo. Ano? Tabono? Pogi ah, pogi. Interview. Masarap ba ang litsyo ni Kabono? Yes. Totoo? Yes. Magaling na maglitsyo ng papa? Yes. Ay, ang daddy? Yes. Diba? Pag naglitsyo, andun din kayo? Pupunta kayo? Ito si Katoto, hindi pumupunta. Mag-aral ka mag-litsyon, baby. Nakakulong lang sa kwarto. Ah, nakakulong lang. Nag-K-pop? Ah, nag-TikTok? Puro ano? Puro TikTok? Ah, naman. Siya lang yun natin sa kwarto. Pag pumunta kami, pinapagalitan na natin. Di naman. Kasi may pangalan na yun, Abidya. This room is for Abidya only. May nakapaskil na, wala pa. Ah, papaskil na yun sa susunod. Oh, kawawa naman si Mama Bells kasi daw mabaho ni Mama Bells. Hindi ko masyado na. Mama Bells, oh. Ihi tayo muna, tara, ihi. Di pa na ihi. Ying. Ihi. Ihi muna, ihi. Pababain natin yan, kuya. Pababain natin. Ano, tilapia tayo ngayon? Tanong natin kay Lola. Lola, pwede ba magtilapia today? Ano, kamukha ni Patsi, no? Ako din eh. Kita ko Patsi eh. Ate na lang na. Ganda, no? Ano, Mami? Kamukha ni Patsi, di ba, no? Oh, ako din tingin ko una eh. Patsi eh. Nasa hospital pa lang siya. Kita mo na yung mukha niya ni Patsi, no? Ako din. Kita ko Patsi po eh. Patsutsu! Matangos lang ang ilong nito. Ah, matangos din ilong ni Patsi, mother! Siyempre! Good morning! Ito na po yung alamang natin. I-check ko lang po yung amoy. Kasi, by this time, dapat, ano na siya, mabaho na. Kasi ilang days na po, di ba? Kung nagkulang ako po sa salt, dapat mabaho na siya. Getting there.
Masarap na po. Pwede ng kalamansian. Pero, we wait for a little bit, mga ilang araw pa. Malalaman mo po siya pagkatama yung asin nyo kasi medyo nagre-red-red siya. Tingnan nyo po siya. Yung kulay, medyo nagre-red na siya. Ito po, hindi na po siya yung magkukulay pula kasi wala po tayong nilagay na any artificial na pang kulay. Yan lang po ang magiging kulay niya. Medyo reddish-reddish lang siya. Nung hindi pa po siya na asin, medyo ano po siya, kulay gray. Parang light gray na ganun ang kulay niya. Tapos pag naasin mo na siya, pag naburo mo na siya, magiging ganyan siya. Parang nagkakaroon siya ng pinkish-pinkish. Grayish-pinkish ang kulay niya. Tapos pag ginano niyo po, malinis ang amoy. Wala siyang amoy na parang mabaho na malanta. Malinis na malinis po yung amoy niya. So, we keep this refrigerated for another ilang days. Tapos, pwede na natin siyang gamitin. Pwede natin siyang gamitin sa bagoong na yung baboy na binagoongan. Tapos, pwede natin pang bangot-bangot sa mga bicolano. Panglagay-lagay sa ginisang gulay. Pwede po siya. Tapos, pagka naaalatan kayo, kami po, pagka nagigisa kami nito, hinugasan po ni mother. Tapos, pagkaginisa nyo, gisahin nyo lang siya ng patutuyuin nyo po siya. Pwede nyo din ipak yon. Tapos, lalagay nyo lang sa isang ganito. Tapos, kung gusto nyo ng ginisang pagkain, panggisa, yung gisadong alamang na ready to eat, meron kayo. Ako po, as much as possible, kung makakakuha ako ng fresh, ako po ang magbuburo. Ganun po yung gusto ko. Kasi iba po talaga pag sariling gawa. Yun nga lang, you have to be very careful with the salt. Kasi pag nagkulang kayo sa salt, medyo mabilis ang pagsira. Hindi ka naman pwedeng sumobrang sobra kasi medyo may kaalatan. Di ba po? Yung, makukuha nyo naman po yun pagdating ng panahon pagkaparating yung ginagawa. Mother! Vitamins! Iiwan ko na lang dito, mano. Dito po yung vitamins ni mother. Ako po nagpre-prepare nun kasi nakakalimutan niya. Covered na. Ano po, ako po yung nagpre-prepare ng vitamins niya at saka vitamins ni daddy. Kasi, para ako din po, hindi ko makakalimutan. Kasi may responsibility. Kasi maganda din po yung ikaw yung nagpapainom kasi yung sa sarili mo, hindi mo din nakakalimutan. So, after breakfast ko, usually, ganun yon. Pag hindi ko nakalimutan, na hindi ko na, kailangan ko po talagang alalahanin, is the vitamins ni mother at ni daddy, pati na din yung sa akin. Ito yung sa'yo. Kung hindi maganda ang diet nyo, kung hindi tayo nakakain ng maraming yung maraming gulay, you need this one. Yung ganitong vitamin. Pero kung magulay naman kayo at balanced diet kayo at medyo bata pa kayo, kahit hindi pa po. Pero yung gaya ko na medyo may kahinaan ng baga, medyo mabilis mahawaan ng sakit, kailangan ko po to. Si mother din, because senior na siya, kailangan niya talaga. Tapos si daddy is the same age with me. Pa-50 na din po si daddy. So, ngayon, kami, ito na yung aming, regimen na po namin yan, na umiinom na kami ng extra boost ng vitamins. Although, maganda naman po yung aming diet, pero still, we do this. We take these vitamins. Ito po sa amin. Ito po yung naging regimen namin. Lalo na ngayon, naging yung itong last year, dahil nung may pandemic tayo, at hanggang ngayon, meron pa rin. We needed an extra boost for sa immune system natin. Tapos, yung sa akin po, sa tanghali may iniinom ako. More on naman sa ice ko yun. Pero hindi ko po yun ini-encourage yung iba na may katarata. Hindi ko naman ini-encourage. Yun ay aking ano lang. Sarili ko pong ano yun. Desisyon nung ako'y uminom nun. Ang binili ko po ay yung tanghali kong iniinom, after meal ko naman ng tanghali, ang iniinom ko ay lutein na may
Zeaxanthin, tapos vitamin A, tapos folic acid. Tapos sinasabayan ko po yun ng vitamin E ulit and vitamin C. Yun po yung iniinom ko after naman ng break, after lunch. Yun naman po, pang boost ko yun sa eyes ko na ito po kasi talagang malabo. Mas covered ang problema ng cataract ko very early. 50 pa lang po ako, 50 pa lang ako. Nagsimula siya mga 2-3 years ago, hindi ko lang napansin. Kasi syempre po, gradual yung pag-ano niya, yung paglabo niya. Akala mo lang, yung paglalabo ng mata mo, dahil sa, hindi ka nagsasalamin. Usually po kasi, pag nasa bahay, hindi ako nakasalamin. Sasalamin lang ako pag nasa labas. Yun. Kaya hindi ko po siya napansin. Nung lately lang, sabi ko, parang iba na yung labo. Tapos yun, nung pina-check ko, yun nga, may cataract na. Kami po, ito, dahil kami ay namana. Namana siya. Dahil siya ay, because yung lolo ko po, talagang grabe yung katarata niya. Si mother may katarata. I don't know po yung ibang kapatid ni mama, pero si mama may katarata. Kaya, malamang talagang napasa. Genetic po yun eh. So, ang ano ko naman, sabi ng doc, pwede pa naman, sabi niya, ikaw na lang magde-decision kung kailan mo gusto ipa-opera. Yung sa akin naman, I've been researching for foods na, kaya po ako nag-green juice din is for this one. Tsaka yung sa colon. Dala-dala na po yun eh, kasama na ng green juice natin. Pero gusto ko po siyang may extra boost akong vitamin A, tsaka lutein, tsaka folic. Para, medyo lang yung, ang inaano ko na lang po ngayon, hindi siya gaanong mag-progress dun sa talagang halos wala na akong makita. Kasi, ayoko pa po siyang ipagalaw kasi 50 pa lang ako. Si mama, pinagalaw mo yan mama, anong age ka? Mga 65. Senior citizen. Senior citizen na po si mama nung nagpo-opera siya. Ako po, 10 years pa bago ako mag-senior, di ba? So, ibig kong sabihin, yung 10 years na yon hindi ko na pwede ma-scratch yung mata ko, hindi na ako pwede magbuhat ng mabigat, di ba? Napaka, sabi ko, medyo hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin. Kaya, I'm trying to nag-iisip po ako ng paraan kung anong pwede kong gawin sa mata ko na yung progression niya medyo bumagal. Yung paglabo ng katarata ko, yung pagkapal ng katarata. So, yun nga po ang ginagawa ko. Extra lutein, extra vitamin A, extra folic acid. Kasi meron na po yun dun sa ano natin, di ba? All-round na multivitamins. Meron na yun. Pero ina-extra ko siya. Pero hinati ko siya, sa tanghali ko siya iniinom. Tapos yung green juice natin, meron din po yung folic. Meron din po yung vitamin A. May zeaxanthin din yun. So, I'm hoping na with all this, yung combination ng ganon, may extra boost niya, medyo kahit mag-stay na lang siya sa ganyang labo, wag lang siya talagang lumabo. Ang problema po kasi ng cataract, talagang may time na pagkagrabe, yung akin po kasi covered niya yung iris. Doon po siya, nakakover siya doon. Yung iba po kasi, minsan doon lang sa may gilid, ganyan. Kaya nakakakita, maganda pa rin ang kita. Yung akin po, talagang covered niya yung pinaka-iris, yung pinaka-eye. So, dadating yung panahon, pag kumapal yun ang kumapal, talagang wala akong vision, wala na to. Impaired talaga siya. Yun nga, sana medyo mabawasan yung progression niya. Yun lang naman. But I'm not advising yung may mga cataract na gawin nyo yung ginagawa ko. Decision ko po yun. Sarili kong decision. Pero kung let's say, maging maganda sa akin, sasabihin ko po sa inyo na, ito ang ginawa ko at gumanda yung vision ko. Sa ngayon po, ako lang muna mag-experiment. Kasi baka may mangyari sa inyo. Di ba po? This is my decision. Decision ko po yun. Good morning, Daddy! Good morning, Kabono! Andito po si Kabono. Good morning! Isa pa? Kabono! Saan pa yun dyan? Pogi, oh. Ayan, support
supportahan niyo po si Ka-Farmer Sis. At si Kabono, supportahan niyo. Malapit na, makikita niyo. Malapit na mag-vlog. Tuturuan kong mag-edit. Hindi po siya makapag-vlog at hindi marunong mag-edit. Tutorial tayo mamaya. Oh, 'di ba? Maglo-load po si Daddy ng egg. By batches po. May nabasag ng itlog. Ha? Itlog? May pumutok na itlog na isa. Ganun po talaga. Kasama yan sa buhay ng incubator. By batches kasi. Pag nakaano na siya, nakapuno na siya ng 88 ba yan, Dad? Pag naka-88 siya, sasalang niya na yon. First in, first out. First in, first salang. 5 days. Kasi konti nga yun ang egg ng ano. Tapos, tong February 15, nilipat din. Dito na. Dito, sa hatcher na. Brood. Magiging brooder yung ito. Hatcher? Ah, hatcher. Ilang days bago ilipat? Magiging hatcher to. Pag 18 days, pag 18 days dito, ililipat na siya dito sa itong magiging hatcher. Tapos, pag kinulang, pag okay na yung itlog, medyo madami na. Sino bang napagawang ganyang kalaki? Ngayon din ba yung, ano, yung pinapa, ibang klase na yun? Ito kasi, 500 plus to eh. 500 plus. Yung pinapa, anuan mo? Mas malaki yun. Mas malaki yun. Ano, tsaka yun, ano yun, talagang gawa yun ng, ano, 100,000 yun dong. 100,000. Magkano ba yan? Isang sisayo? Isang egg. 12 pesos na dali na yan. At 10 pesos per ano. Lugo-lugo yung gumawa. Pero kasi ano yun? Machine ano na yun eh. Gumawa. Merong ganun dati si Mr. Kim. Di na natin maano yung telephone number niya, Daddy, no? Mr. Kim, tagal ko. Oo, wala talaga eh, no? Baka wala na yun dito. Namit mo yun si Mr. Kim, no? May nagipo kaming kaibigan na Koreano na kumuha ng Madre de Agua. Tapos, naging kaibigan po namin. Kaya lang ngayon, hindi na siya napunta. Nasalang ni Daddy. Yun po kasi mang naunang egg. Tapos, ito yun. Parating dito siya kukuha sa unahan. Dito, sa line na yan. Tapos, kung sobra, siya naman yung next batch. Medyo malakas ang ano ngayon, oh. Medyo mahina nga. Ito? Medyo humina yung itlog. Pero ayos lang. At least gumugulong-gulong, di ba? February 6. February 6. 18 days. Ay, Daddy, tayo mag-ano. Bill pala. Bill time tayo ngayon, no? Mga bill natin. Mga bills kailangan magbayad. Yan na si Ka-Farmer. Galing sa palengke. Eh, hindi, may sponsor nga pala ngayon. Galing na yan sa farm. Ayan na po, sinasalang na ni Daddy. Dahil binuksan niya po, bumaba yung temperature, kaya siya ay nag-alarm. Ayan. Salang niya na. Tapos lalagyan niya po yan ng marker. Kung kailan niya ilalabas dyan. Pupunta sa hatcher. Ayan po, oh. May mga nakalagay. Feb 9. Ayan. Ayan. Ay, sorry! Nauntog. Oh, sa ulitog. Ayan po. Ako mga Feb 9. Oh, Feb 9 na po ito. Ang funding niya, Feb 9. Ito na po yung bagong incubator ni Daddy. Yung mga nakasubaybay po sa amin. Alam itong nung paano ito ginawa ni Daddy. Yan, nakasalang na. Hi! Pogi na to? Akin na lang to. Akin na lang to, baby ko to eh. Akin na lang to, baby ko to eh. Cellphone. Walang kiss si tita? Walang kiss? Love ko to.
Mamaya pa yan, Daddy, no? Pag nag-36 po, mawawala yung alarm. Antay tayo ng kaunti. 35.7. Ayan. 35.8. Di ba si Tito Gary mag-ano din? Papa Gary? Papa Gary ba yun? Si... May inaano nga, laboyo yun. Si Kapalmer, kinalod si Kapalmer. May ito din yata ibabagsak. Ah, dadalhin nyo. Pagpa-uwi. Labuyo is ano, wild, labuyo, wild, wild chicken. Wild chicken, di ba? Mahilig din sa manok yun, ano? Hala ako ng labuyo. Ito, ito, dami. Nagmumukbang ng Yakult dito. Sino to? Sino to? Sino to? Pachi! Sino to? Daddy Boboy! Papainin natin ang green juice si Daddy Boboy. Hawakan mga brother. Papainin natin ang green juice. Ikaw magbibigay ng green juice kay Daddy Boboy? Ha? Apa. We give Daddy Boboy green juice? Kaya-kaya ni Juby ang isang ganito eh? Kaya niya. Kaya niya? Kaya niya. Si Mama kasi, hindi pa to puno. Sisis ganito din. Ganyan lang. Ah. Oh, unang. Sa'yo. Oh, sa'yo. Pero hindi, ako yung magagawa pa ulit. Kasi madami tayo eh. Saka ka muna, inom po tayo ng superfood. Superfood. Ano po yan ngayon? Meron akong nabili sa... Pagbigyan ko ang aking asawa ng... Hindi, meron dyan. Meron siyang isa. Kami! Oh. Me! Tunggain mo na, Dad. Tawag ka ng ating Dr. Hebalis. Tawag niya po sa akin, Doc. Doc! Pag nakikita po kami sa umaga... Dok! Dawag ka ni Dok, kuminom ka daw na... Kaya mo to, Mami. Napapangiti si Mami. Ang sarap, Mi! Sarap, Mi. Totoo. Promise, promise, yummy. Go, Mami, go, Mami, go, Mami, go! Ayan, nabilihan kitang mangga. Oh, ano? Sarap. Oh, sarap, di ba? Oo, Ma, naglinis na ako dito. Kala ko kung atamang nanay ko gabi na nasa garden pa. Galing po silang farm. Ah, yung talbos ng Ampalaya. Ba, thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Talagang napilig-pilig eh. Second batch. Dahil po madami kami ngayon, may second batch. Ito po yung for Daddy, para sa akin, tsaka kay Brother Cabono daw po. Another one glass daw po sa kanya. Happy po ako pagka ganyan kasi lahat nakakainom. And ngayon po, may saluyot na. Yan, may saluyot ng maganda-ganda. Oo, diba po? Kaya may saluyot na yan. May saluyot, malunggay, tsaka itong kamote tops. Ang wala po niyan is kangkong and dahon ng sili. Pero getting there. Yan. Green juice. Uy, uminom na ako, diba? Hindi. Sabi nga, uminom na ba ako, diba? Para sa akin to, Mother. Pinapakita ko lang yung Ampalaya, Mama. Yan po, yung kinuha niyang madilim-dilim na. May say, kung asan ang nanay ko, inahanap ko ang mahal kong ina. Andun pala sa kanyang Ampalaya. May natira po kasing sardinas. Kaninang umaga, yung parang Spanish na sardines. Yun. Sayang daw po. Kaya, niluto niya dyan. Sa Ampalaya. Sarap po ng Ampalaya yung ganyan kasi hindi gaano
mapait yung dahon. Pero po, kung sa mga kapampangan po, alam nila yung ampalayang ligaw. What do you think, Mama, of ampalayang ligaw? Kaya, pero talagang grabe ang pait, no? Pero yun po yung tipong pagka may mga lamig ka sa katawan, maganda siya. Sa Chinese po, yung mga ganyang sobrang pait, maganda po yan sa sirkulasyon ng dugo. Tapos yung... Sinanay ka dyan yung Oo. Yun po yung mga gusto nilang vegetables, yung mga matatanda. Kasi magaling talaga siya sa blood. Ano, brother? Ang tangkad ni brother. Kabono. Kabono. Bonong bono. Masarap, no? Bono is yummy. Tama ba? Masarap? Delicious. Ah, delicious. Siguradong delicious ang lechon mo, ha? Apat na lang. Bakit? Ano ba? Apat na. Andito po si Chichi. Breathing out. We'll be breathing agad. Exhale. Inhale. Exhale. Tapos agad. Ah, what's that? Anong kinakain ng baby ko? OMG! Candy yan! Ay, put it back kasi uupo si Daddy Boboy. Si Daddy Boboy. Doon ka na? Malamok din eh. Go home na? No. Malamok eh. Malamok ba ba? No. No? Stay here ka muna. Bakit kayo mahulog naman? Oh. Mm. May moon ba today? Do we have moon tonight? Wala po. Yes. Tago moon. Tago moon. Nagtago daw po yung moon. Bye-bye. Sarap po pag may mga bata. Nakakatuwa eh. Ah, nagkuha ng kumot. May mga baon na kumot eh. Ah, andyan na ang lola, andyan ang lola. Ano? Tulugan na kayo? Help! Sleep na? Dito muna, Chichi. Dito muna, ikaw? Oo. Magpiplay na yan. Go, go, go! Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming salamat po. To God be the glory.